Welcome po sa episode 71 of Phil Jobnet's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Oli, podcasting for Phil Jobnet, ang official job portal ng Pilipinas. Una, mga paraan para makabenta. Hindi lang para dun sa mga salesperson, para siguro sa lahat ng nagtitinda to. Kasi medyo mahirap eh. Mahirap talaga bumenta. Lalo na kung wala kang experience masyado sa pagbebenta. Kasi kailangan matutunan tong skill na to. So, abangan mo to. Maya-maya ng konti, i-discuss natin. Ito yung mga ginagamit na tactics ng mga magagaling na bumenta. Tapos, pangalawa, yung ikatlong bahagi ng ating special series para sa mga gustong maging graphic designer. Narito na po yung interview. Pakinggan po ninyo ito. Pangatlo, ang ating quote for the week galing po kay Mr. Salvador Dali. Ilang paraan upang makabenta para sa mga salesperson. Yung article na to nandun na sa blog ng PhilJobNet. Punta kayo sa website ng PhilJobNet. It's philjobnet.gov.ph. Yung nabanggit natin, medyo mahirap magbenta, no? Lalo na kung iisipin mong mahirap, talagang lalong ihirap yun. Tapos, may mga kumpanya na medyo hindi sapat ang training na ibinibigay. Basta sinasabi nila, okay, ito yung kota mo, ito yung goal mo for the month, for the quarter, for the year. Tapos, hayaan ka na nila. Bahala ka ng bumenta. Kung ano man yung servisyo na yan o produkto na kailangan mong ibenta. Makakatulong to. Produkto man yan o servisyo na yung ibebenta. So, makakatulong to. Ito yung mga ginagawa ng mga batikang salespersons para makabenta sila. Una, sinasabi nila, hindi mo makukuha ang produktong ito o servisyo ito kahit saan. Pero dapat daw, bago mo sabihin yun, totoo yun. Kasi baka mamaya, merong kahawig na produkto, may kahawig na servisyo, medyo iba nga lang yung presyo. Huwag mo sasabihin na hindi mo makukuha to kahit saan kung hindi naman siya totoo. Pero kung merong ganong feature, may benepisyong ganon ang produkto mo o servisyo mo, sabihin mo yun. Kasi magiging matatag yung position mo dun sa market pag sinabi mo yung ganon. Tapos, minsan may naririnig tayo, di ba, sa mga mall, yung mga nagde-demo na sabi, sir, ma'am, kailangan kunin mo na to ngayon dahil bukas o next week o next month, wala na to. Pero minsan, matutuklasan mo, pagbalik mo doon sa lugar na yon, nandoon pa rin sila. So, hindi tama. Hindi tama na gamitin na next week, next month, or next year, wala na to. Kung talagang wala na siya, sabihin mo. Pero, kung ginagamit mo lang yung tactic na yun para mabenta mo yung produkto mo o servisyo mo, hindi maganda. But then, kung talagang next year, wala na to, napakagandang selling point nun. So, isa yon sa ginagamit ng mga magagaling na salespersons. Tapos ito, ginagamit din to. Kapakipakinabang o sobrang useful ng produktong ito. Pakita mo yung use niya ng serbisyo o ng produktong yun. Lahat naman ng produktong yan mayroong gamit eh. Pero ano talaga yung benefit na makukuha mo dito sa produkto na to? Pakita mo yun sa kanya. Yun yung gawin mong selling point para makabenta ka ng mas marami. Tapos yung iba, maririnig mo, di ba? Sir, ma'am, napakadaling gamitin ito. So, another feature yun, or another benefit ng produkto mo. Kung madali talaga siyang gamitin, magbigay tayo ng example. Siguro, e-bike. Sir, madali lang gamitin to, madali lang ding i-charge to, at hindi mo na kailangan ng kung ano-anong papeles para kunin mo tong e-bike na to. Well, totoo naman yun sa kadalasan. Pero lately, para nagkakaroon na ng regulation sa mga e-bike na yan. But then, that's a special feature na pwede gamitin nung mga nagbebenta ng ganung produkto. So, maghanap ka. Maghanap ka ng benepisyo ng produkto mo o ng servisyo mo na masasabi mo dun sa customer na, sir, ma'am, napakadaling gamitin ito. Hindi ka mahihirapan. So, hanapin mo yun sa produkto mo. At pwede mo sabihin yun. Selling point kasi yun eh. Tapos ito, siguro nakabasa ka na ng mga testimonies. Naku, nung binili ko to, dumami lalo yung customers namin. O nung binili ko tong produkto na to, napakadali nang maglinis ng bahay, napakadali nang maglinis ng office. Napadali niya yung buhay ko. So gumamit ka ng testimonials. Kung meron kang mga past customers na natutuwa sa produkto nyo, na natutuwa sa servisyo nyo, gamitin mo yun sa advantage mo. Kasi makakatulong yun sa pagbibenta ng produkto mo o servisyo. Ilan lang yun sa mga tactics o mga techniques na magagamit mo. Sana nakatulong tong episode na to, ang topic na to, para makabenta kayo para sa kumpanya nyo. Ngayon po, ito yung ating ikatlong bahagi para doon sa mga taong gustong maging graphic designer. Ito po yung interview natin. Ito po si Bianca, na isang magaling na graphic designer. Hi, Bianca. Hi, sir. Okay naman po. Ilang years ka na pala dito? 2 years. Tagal na yun. Before this, meron kang ibang tropa? Job start po. As a job starter po ako.
parang program po ng Dole na nag-ibigay trabaho doon sa mga unemployed youth. Okay. Under po ng Dole. Pero yung life skills training doon po sa UP Diliman. Okay. So ilang buwan yung Jumpstart program? Bali yung life skills training po, mga 8 days sa UP Diliman. And then yung training, okay, yung pinaka-classroom training, yung technical training po, mga 3 months. May to July. Ano-ano pa natutunan doon sa Jumpstart? Right. Basta training, mga life skills po. Okay. Nasabi interview doon? May opo, interview. Tsaka yung mga parang mga classroom training, yung paano okay, yung mga etiquette, pinuturo po sa amin, paano mga customer service, yung paano mag, mga basta etiquette, proper office procedure. Office, or, opo. So, tsaka so, yung 6 months internship dito po, like August to January, August 2015 to January 2016 po. Okay. So matagal din ah. Opo. Nag-enjoy ka naman. Malamang. Tsaka yung lalo na yung pagpapakain. Talaga? Nagpapapizza ba sila? Opo. Wow. Parang, di ba, government. Tapos meron siyang partner na Canadian Embassy ba? Canadian Embassy po siya. Maganda yung experience mo doon. Ikaw lang yung pumasa doon sa maraming... Actually, may kasama po ako. Yung si okay, Dante. Pero okay, sa first po siya na-assign as messenger. Okay, nandito pa rin siya. Opo. Okay. Tapos si Benji, kilala mo si Benji? Benji. Oo, oh, wala din siya sa opo, business trend. Opo, sa pero sino nauna doon? Ikaw o siya? Siya? Siya ba? Halos same lang. O kasi last time, na-interview ko rin si Benji. Enjoy, nag-enjoy din siya doon sa ano, sa doon sa experience niya sa Jumpstart. So right after Jumpstart, dito ka na? Opo, nagantay ako ng, kasi after ng 1 month February, nagpahinga po ako. Okay. And then, sinabi nila mami niya sa akin, bumalik naman ako. Ano yung job offer ba yun? Okay, yung position yung ko? Okay. I decided na bumalik. Di na ako pina-interview. Ano na lang, job requirements okay, ko pina-submit. Alam mo na yung procedure. Nag-train ka na rin. Opo. Tapos lahat na alam mo. So, for example, isang bata. Kunyari, bata ako. Opo. Kunyari lang. Sir. Ano yung tip na mabibigay mo? Kunyari, wala ang trabaho. Diba ang alam ko ang job start is 18 to 24? 24. 18 to 24 po, 18 sir. 18 to 24, okay. So, yeah. Ano yung dapat una nilang gawin para mapunta dun sa program ng job start? Para pumunta. Pupunta pa sila sa munisipyo? Munisipyo. Pupunta pa sila sa... Pupunta pa ito ng munisipyo, magsasign, mag-attend okay, pa sila ng parang... Seminar. Seminar. Yung okay, yung parang LMI, Labor and Market Information, parang okay, ganon. Oh, so parang debrief sila doon, ito yung opo, gagawin nyo, tapos dapat ganito yung... Tapos may mga, niya, parang number ba yun, ID number, kung okay, parang random po sila pipiliin kung... Kasi they will give their mobile number, doon nila itatext. Okay. Marireceive po nila sa mga text messages na kung, yan, qualify ka dito sa okay, life skills. Saan po yung venue, anong team ka, A, B, or C? 3 teams po, dinivide okay, po to 3 teams. So, opo. Napakaganda nun, no? Siguro kung ganun din yung edad ko, malamang nasali din ako doon. I'm not sure kung papasa ako. Pero sumali din ako doon kasi mahilig din ako mag-design. Pero medyo atras tayo ng konti kasi yung job start na yun, yun yung reason bakit ka natanggap dito sa trabaho na to, di ba? Yung question ko sa'yo, di ba graphic designer ka? Opo. Talaga bang mahilig ka mag-design? Actually, drawing po. Mag-drawing? Since bata pa po ako. Talaga? Eh. So, yun talaga yung... Nabigla ako nagkaroon ng ganun talent since I was 3 okay, or 4. Talagang yun, ever since, yun yung gusto mong gawin. Lalo na hobby ko nung bata. Okay, so dinevelop mo siya. Mm-hmm. Dinevelop mo siya. Sa mga batang katulad mo, or mas bata sa'yo, kung gusto nilang maging graphic designer, ano yung magandang tip na mabibigay mo sa kanila? Abangan nyo po yung continuation ng interview natin kay Bianca sa susunod na episode. And lastly, our quote for the week galing po kay Mr. Salvador Dali. Salvador Dali is a Spanish artist and icon. He is perhaps best known for his painting of melting clocks and the persistence of memory. Ito po ang sabi niya, intelligence without ambition is a bird without wings. Ang katalinuhan kung walang ambisyon ay isang ibong walang pakpak. At dyan po nagtatapos ang episode 71 ng PhilJobNet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Ollie. Hanggang sa susunod po ulit.